Magandang araw mga solar. Natatandaan nyo ba yung bahay na pinakita natin a few months ago na ginagawa pa lang? Ito na siya ngayon. Yan, so patapos na. Itong bahay na to na-pandemic din. Kaya medyo natagalan ang pag-finish. Pero siguro in a few months, siguro mga 1 or 2 months. Tapos na itong bahay na to. And siyempre kami din patapos na dito. So, nung ginagawa itong bahay na to, nagkaroon na ng coordination with the owner, with the contractor, and siyempre sa atin sa solar installer, no? And kung titingnan natin, kagandahan po ng nakapag-coordinate na maaga, walang exposed na wire na galing sa taas pababa. So ang pinaka exposure lang ng wire ay yung galing sa inverter papunta sa mga breaker. So ito, pakita ko sa inyo. Yan. So yan ang system natin, 5 kilowatt na day hybrid. Tapos lagdagi tayo dito ng breaker box. And ito ang kanyang battery. Ayan. Diba? Ayan. So, yan ang kagandahan. Kapag kapag ginagawa pa lang yung bahay nyo at na-coordinate na agad, napagplanuhan kung saan lalagay yung solar, kung saan ilalagay yung inverter, yung battery, at yung mga wire na binaba, may tatago. So kung titignan nyo, wala pong wire. Wala pong mga... yung wire po, hindi po sa amin yan. Sa ilaw po siguro yan. Pero kung titignan nyo po, wala pong mga conduit dito na galing sa taas, pababa sa... galing sa bubong, pababa dito sa inverter. So yan. Itago pa natin doon. So, ayan, malinis lang. Malinis na insulation. Tapos itong abang na to para sa abang ng net metering. Yan po galing dito, lumabas po yan. Papunta doon sa kung saan yung metro. Ayan, tapos sa pakita ko sa inyo yung panel sa taas. Yan. Ang gamit po natin dyan na footing yung para sa tiles. So, with coordination din po yan sa mga roofers, no? Yung mga nagkakatip ng bubong. So, sumabay tayo sa kanila. Tayo, nabang nagkakabit sila ng tiles, nagkabit tayo ng footing. Tapos, sila nagsara. Ang mas maganda talaga, napaplano. Pati yung tubo na lumabas sa bubong, na yun po yung bumaba papunta dito sa inverter. Ayan. So konti na lang po, may tinatapos lang po tayo dito itong isang breaker and tapos na po tayo dito. Okay, so ayan mga ka-solar, running na siya. Well, actually hindi pa namin na-on yung AC kasi may naiwan kami yung tool. Hindi namin mabuksan yung inverter. So hinihintay pa namin yung Allen wrench para mabuksan yung inverter and then para matest bago namin i-on. Pero yung battery, itong battery naka-on na to. Itong inverter naka-on na. Naka-on na rin yung, so kita niya na rin yung battery. Kita niya na rin yung panel.
kailangan na lang namin buksan yung inverter para ma-check yung linya ng AC in saka ng load, and para ma-test na yung limiter. Pero at the moment we are, well, 98% done. Checking na lang AC in and load, and then that's it. That's it, mga ka-solar. So ikutin natin yung bahay, pakita natin. So, natatandaan niya, ito yung pinantaan ko na talagang bare pa. Ano ito? Sliding ba ito? So tayo, tayo nyo, diba? Yan. So ako, natatandaan niya itong hagdan na ito. Dito tayo makyat para ma-check natin yung taas. And then dito, puro lupa pa to. Ngayon, tapos na. So, here, meron tayong dedicated na panel para sa solar. Itong panel na to, para sa critical load natin. So, lahat ng load na nandyan, pag nag-brownout, may kuryente. So, ito yung isang panel nila. At meron pa isang dito panel dito. So yan. So mga kasola, ganyan po talaga kapag naplano yung naisabay yung pagpaplano ng bahay sa installation ng solar. Walang masyadong exposed na wire, wala nakakalat. Yun ang kagandahan. Yow. Wow, yan. Walang nakababang wire. Galing sa taas. Walang exposed na wire. So ang pinaka-expose ng wire lang, ito lang. And some box. So ito po yung system natin, no? 5 kilowatt. And meron tayong breaker box dito na yun yung mga breakers natin, mga safety natin. SPDs. At syempre, ito yung DIY na battery natin. Okay. Gamit natin Dali BMS 16S 48 volts 150 amperes. Okay. So meron tayong available nito. Konti na lang kung kailangan nyo. Pwede kayo mag-message sa amin. Nasa my description. So gamit natin dito is 300 amp hour na 544 batteries. Balance na po ito. Okay, so mga ka-solar, yun lang dito sa Portofino. Napakagandang building dito, malinis. Yun lang, medyo maigpit when it comes to construction. Meron silang sarili-sariling standards. Kailangan sundan mo yun. Yung mga questions kayo. Message nyo lang sa comment section. Natin ulit itong village na ito.